Itong vlog na to mga ka-isla, ito yung part 2 ng ating preview at impression sa bagong Click 160 o mas kilala sa ibang bansa na Honda Vario 160. Kasi nga mga ka-isla, yung unang video na ilabas natin ay nasira yung audio sa my last part. Kaya ginawa natin ng additional video at ito yun mga ka-isla. Noong February to mga ka-isla, nilabas ang Honda Vario 160 sa bansang Indonesia na may dalawang variant, ang ABS at CBS. At ang nabago sa Click 160 mga ka-isla, yung una nga, yung na-mention ko sa first video, ay ang engine. Ang kasalukuyang Honda Click ito sa ating bansa mga ka-isla ay 150cc lang, single overhead cam, 2-valve engine. Sa bagong update ng Click mga ka-isla ay ginawa na nila itong 160cc, 4-valve double overhead cam engine. Yung mismong engine ng P6 mga ka-isla ay siyang engine na nilagay ito sa Click 160. Oh, di ba sobrang angas nito. Asahan natin yung performance todo at yung hatak nito mga ka-isla. At isa pang bagong upgrade sa Click 160 mga ka-isla ay ang kanyang framing. Naka-lighting framing na ito mga ka-isla. So asahan natin ang magandang handling nito, mas magandang handling compared sa Click 150. Other than that mga ka-isla ay pinago rin nila ang locks nito. Mas pinabalki ito, tapos yung front side mga ka-isla ay binago rin. Kung titingnan mo ang Click 160 mga ka-isla sa harap ay para itong crossbred ng Aerox at Airblick. Sobrang angas talagang tingnan nito, lalo na yung eyeline nito mga ka-isla ay pinutol. Ito yung nagbibigay aggressive look sa motor na to. At meron ritong USB charging port mga ka-isla. Hindi yung secret type mga ka-isla, kundi USB socket talaga. Alam naman natin sa panahon ngayon, mas maganda na yung motor na may USB charging port. Kahit nga Badja City 100 may USB charging port na. I-expect na natin na bawat motor na ilabas ngayong taon, kasama na sa spec na tignan natin ang charging port. Sa kanyang braking system mga ka-isla ay naka-disc brake ito sa harap at likod at dual channel ABS. Pero yung CBS version nito mga ka-isla ay disc brake sa harap at drum brake sa likod. So yun ang medyo supply. Pero mali natin mga ka-isla, yung CBS version na ilabas ito sa Pinas ay disc brake pareho sa harap at likod. At syempre mga ka-isla, mas pinabalki yung itsura nito, dapat lang din na mas malaki ang gulong ito. Pagdating naman sa gulong mga ka-isla, mas malapad na ito dahil ang gulong sa harap ay 100x80x14 at sa likod ay 120x70x14. Sa ating mga tropa dyan na mahilig sa dagko ng ligid ay dagko dyan ni Siani, abutog dalonggan. Sa presyo naman mga ka-isla, wala pa tayong eksaktong presyo ito mga ka-isla kung magkano ito paglabas ito sa ating bansa. Estimated ko lang mga ka-isla, nasa 112,000 ito yung CBS at nasa 120,000 yung ABS. At yun ay estimated ko lang mga ka-isla, base sa mga data na nakuha ko at sa price from Indonesia. At ang malaking katanungan mga ka-isla, kung kailan ito lalabas sa ating bansa. Yan ang hindi ko masasagot mga ka-isla. Ngunit ito lang ang sigurado ko mga ka-isla, dahil lalabas ito sa ating bansa dahil ito ay bestseller na motor ni Honda sa ating bansa. Kung napaplano kang bumili ng Honda Click, hintayin mo muna itong Click 160 dahil sigurado ako na ngayong taon ilabas ito sa ating bansa. Ipautang na ng imong kwarta ng ilong palit o Click kung pa-interese. Pero pili po ang tao nga mabayad sa utang. Basi yung utang lipay, sopot away, di ba? Ikabot niya sa Click 160 sa Pinas ay wala kay ka palit. Kay hindi mo nagipautang na wala ka bayari. So pili ang tao nga mabayad sa utang. And that's all for this vlog mga ka-isla. Don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching. I'm Pink Kanonay Redship. Always peace, motor sa isla. Bye-bye.